So ayan guys, hindi ko alam kung napakita ko na sa inyo, pero ito nga yung loob nung Tesla. So ayan, as in parang normal na kotse lang din siya. And then, yun, meron siyang sunroof. Ah, ano tawag dito? Panoramic sunroof. Charan. Simula hanggang dun talaga sa dulo hanggang dyan, may happy lang siya. Good morning guys! It's 5:30 AM at tayo ay magpapala ng snow. Grabe. Well, hindi siya ganun kakapal, pero kailangan kasi siya palain eh. Okay, snow. Kala nyo saya, diba? Ayan, magpapala tayo kasi hindi pwedeng hindi siya palain. So dito, kaya kailangan gising ka ng maaga para pala ng snow kasi hindi nga siya. Basta, kailangan kayo palain. Alam nyo, actually, kailangan ko pala muna linisan yung kotse. Ano kaya? Hello guys, ayan, so natapos na nga. Hindi ko alam na putol pala yung video kasi ang haba eh. Pero ayan, tapos na ako na plow or na shovel ko na yung area ko. Pati yun, kasi sa kapitbahay na yun eh. And then, ito rin itong harap. Especially itong driveway. Nakaalis na si Commander. Ayan. Hindi pa nagpo-plow yung village eh, yung village namin. Yung kinauukulan, kaya madulas yan guys. Kapag nag-drive kayo sa ganyan, madulas yan. So yun, grabe. Ano sa ako tapos? 6:20. Tsura ko, Ben. Pagod. Let's go inside. Try ko ulit matulog kasi buti work from home ako today. And normally, either 9 AM or mga 8:30 ako maglalagin sa work. So, pwede ba matulog or if hindi na ako makatulog, I don't know, let's be productive. Mag-check ng emails, mga ganyan. Anyway, yun! What's up, guys? Grabe, merong winter storm dito sa amin. Tignan nyo. Ang lala. Ayan, tignan nyo. Mukha lang siyang maganda. Mukha siyang maganda sa, ano, video. Pero, ba yan? Nagpala na ako kanina eh. Ano na naman, no? OMZ. Grabe, mukha lang siya mahinas. Hindi masyado kita sa video, pero ang lakas niya eh. Ano ba yan? Ayan yung pinala ko kanino. Wala na, cover na naman. Pakita ko sa inyo sa baba. Grabe. Winter storm. Mahina pa yan guys. Kasi ang ganda nung ano, yung snow eh. Medyo mabagal yung bagsak eh. Pero kasi non-stop siya. So, kaya nag-accumulate yung snow. Ayun, wala na yung Christmas tree. Natanggal na namin. Parang kalat pa din. So, yun na nga guys. Grabe, ang lakas oh. Charan! Let it go, let it go. Can't only back anymore. Oh my gosh. Parang nasa snow globe lang eh, no? Pero ganda. Pero ang kakapagod guys. Nandun kasi yung kapitbahay ko nagpo-plow siya ng snow. So yung camera inililis ko. Huwag sabihin. Okay, pasok tayo, grabe. Gusto mo yan? Naka-sando. Feeling. Baka magkasakit ako guys. Tara na. I'm gonna catch a cold. Wow. Okay. Hello guys. Tayo ay magpapala today. Mga matigas na snow. Wait lang. Bab, yung isang ganito naka Adrian pa. Ay, so yun yung akin. Effective ba yan?
back to my channel. Parang tagal ko walang vlog, di ba? Kung bago ka lang dito, ako po si Vince Filipino, living the American dream, at gumagawa ko ng mga Buhay America vlogs. And for today's video, sasagutin na natin yung mga comments nyo sa last video. Eh dito tayo mag-vlog sa kotse kasi kakatapos ko lang mag-collab. Meron akong ginagawang ad para sa electric cars tsaka para sa normal car insurance ganyan. Buti meron tayong electric car and dito tayo ngayon sa Tesla. Anyway, parang tagal ko kasi lang vlog, hindi na ako marunong mag-vlog. Oh, kala mo naman marunong mag-vlog. Ay, nandito tayo ngayon sa labas lang ng aking bahay. May mga bago na namang ginagawa, guys. So tignan niyo. Oh, 'di ba? Magsagutan na tayo, guys. Grabe ang busy ko lately, guys. Sorry naman kasi 'di ba, I'm back to school, nagma-masters. Tama, nagma-masters ako. Tapos meron ako regular day job, meron akong vlog, meron akong collab. Meron na 'yun yung side hustle ko dito nga, 'di ba? Gumagawa ako ng mga ads, digital ads for US brands. Grabe, guys. More than 10 na yata yung nag-send sa akin. Uy, Kuya Vince, 'di ba ikaw 'to? Kahit yung mga tropa ko sa Pinas eh. Umaabot pala ng Pilipinas yung ad. Ano ba 'yan? Mukhang akong tanga. Pero anyway, para sa pera. Para makaangat-angat naman tayo sa laylayan. Joke. Okay, game. Ano ba? Sagutin na natin itong mga comments. Asheng! Hi po Kuya Vince, ang ganda naman dyan. Ingat po lagi. Thank you. JR Manuel, hala first! Enrique Lamparas, hi Vince, thank you sa answer sa previous comment ko. Sobrang happy talaga ako nang binabasa mo ang comment ko. Stay safe po. Thanks. George Marino, musta na Sir Vince? Sobrang lamig pala dyan sa atin sa Illinois. On board ako na dito sa Busan, South Korea. Uy, train to Busan yarn. Sir George, ano na? Pwede na talaga tayo magtayo ng ano, ng recruitment agency. 'Di ba? Uy, grabe. Kung hindi niyo alam nung yung family business ba tawag doon. Sa father side ko merong ano, meron hindi kami. Sa kanila 'yon kasi hindi man ako may-ari. Father side ko sa Leonardo, yun yung ano, business guys, recruitment agency. So parang medyo may idea ako paano siya nag-work. Wow, tapos sabay ano pala no, na-rapid order. Uy, napunod. Anyway, maraming nagko-comment at nagme-message sa akin, hinahanap ka. Gusto yatang makasampa rin sa barko tapos dito sa Amerika. Mag-ano na tayo, tayo na tayo ng manpower agency. Hindi, pero di ba mali mo. Ernesto Pogi, Astig Idol, 5 years na kayo dito. Oo nga, 5 years na ako etong February, guys. Tandang-tanda ko pa rin yung pag-alis ko ng Pilipinas at yung pag-impake ko. Umiyak. Ang bilis lang talaga, promise. Parang kailan lang. Galing ko pa rin mag-Tagalog. Bakit yung mga kaibigan ko na dito na lumaki, parang hindi na sila marunong mag-Tagalog. Ako kaya ang galing ko pa rin. Ano ba ba? Mag 3 years na ako ngayong Valentine's. Nux, di ba? 2 years pa para maka-apply ng US citizenship. Yes, 5 years nga pala. No? Kapag you're married to a US citizen, 3 years yung kailangan mo antayin. Tapos kapag employment-based yung ano mo, yung immigration or yung green card mo, pagiging permanent resident mo, 5 years gaya nung sa amin. So, ayun, itong February, 5 years na ako. Konti na lang! Ayan. Andrew Ricaro, hi Sir Vince! Hi! Approve na din visa namin, mag-fly na kami pa US next month. Uy, congrats! Welcome to America! OMG! Ako yung dependents, kaya kinakabahan ako anong work ang mapapasukan ko. Ano ka ba? Hindi ka nag-iisa. Ako nga din yung dependent dito. Panakahanap naman ako ng work eh. So kung ano yung ginagawa kong work sa Pinas, nga, I work in financial services, ganyan, sa back office ng banko. Ganyan, ganun yung work ko. So kung ano yung komportable kang work, huwag ka lang choosy siguro sa first. Alam mo ako nung pagdating ko dito, kung ano-ano ina-plan ko talaga, promise. Pero awa ng Diyos, natanggap naman ako sa work na gusto ko. Apply ka lang ng apply, promise. Imposible namang hindi ka makahanap ng trabaho. Unless ang tamad-tamad mo, di ba? Pero I doubt. Kung kaya mo yan, makahanap kang work. Asing ulit, ano po work nyo dyan, Kuya Vince? Panoorin mo yung mga previous vlog, bra. Ayan, hindi. Yun nga, gaya na sinabi ko na work ako. I'm an associate consultant sa isang banko dito sa Chicago. Yun, mainly nasa ano ko, derivatives operations. Kung hindi nyo alam ano yung derivatives, kung alam nyo yung stock market, alam nyo yung, ano pa ba? Tawag dito? Yun nga, mga stock, yun alam mo yun, no? Mga stocks, mga financial instrument, financial, mga investment products, ganun yung ginagawa ko. So, ayan. Investor yarn. So, yun. Justini! What? Guys, hindi ako ganito sa tunay na buhay. Pag namimita ko ng mga tao dito, sabi niya, bakit ang time kong sa tunay na buhay? Ewan ko, parang may kakaiba akong personality sa harap ng camera. Siguro ano ako eh, buang nga to talaga ako. Sabi niya, time ko na personal, no? Hindi talaga ako yung kausap niya. Ganun. And Justini, hello Kuya Vince, new subscriber here. Ask ko lang if may kakilala kang Filipino CPA na nandyan na sa US ngayon. Yes, madami. Bakit?
Ayan. Paano po ba naging way niya or nila para makapunta ay makapag-work dyan? May nag-sponsor po ba sa kanyang employer? Ano po bang in-demand na work for CPAs dyan na goods din ang bigayan? Plan ko po kasi mag-US after gaining 2 to 3 years work experience sa years experience here sa Pinas. Actually, marami akong kakilala na CPA dito. Yes, meron silang employer. Parang yung start nila is yung J1 visa. I think para siyang exchange student or tama ba? Management trainee ba tawag dun? Nakalimutan ko. Ano ba yung J1? Exchange visitor visa. Ayan. Tapos, sabi dito, J1 exchange visitor visa is for educational and cultural exchange program designated by Department of State. Ganyan-ganyan. Tapos, ano pa ba? Sabi dito, can you work in the US with a J1 visa? Sabi, paid employment for J1 scholars is permitted only if it's an integral part of the exchange program. So, I think yung mag-sponsor sa'yo dapat merong, parang may kanya-kanyang lawyer naman dapat yun. Basta hindi talaga tourist kasi kapag tourist ka, for vacation and tour lang naman talaga yun. So, kapag makakakuha ka ng working visa, it's, yun nga, EB1, EB2, or EB3 visa, may EB4 pa yata. Hindi ko alam. Tapos, yung ibang kakilala ko dito, naka J1 visa, nag-start, and then na-convert sa working visa, sa H1 na visa. Ayun, lottery yun. Every year, merong max lang silang ginagrant na number of visas. Pero alam ko marami naman yun. Kasi lahat naman ng kakilala ko at least, talagang nabunot naman. Tapos, yun, ngayon, naka-working visa sila. Mga CPA din sila, by the way. So, kaya mo yan. Papa-refer ka ba? Let me know. Message mo ko sa Instagram or message mo ko sa Instagram tapos bigay mo yung email address mo. Let's see what we can do. Sabi sa recruiter ako. Ganun malay mo, di ba? So, yun. A start of something big. Sir Vince, safe kaya sa bandang South California Avenue kumuha ng apartment? Medyo sana, or Mount Sinai yata gusto mo sabihin. Mount Sinai Hospital kasi ang duty ko. Kaso, I have 2 toddlers. Mataas kaya ang crime rate doon? We're planning na wag muna kumuha ng car, so naghahanap kami ng easy transportation back and forth from the hospital and near grocery market sana. Huhu. Ito yung personal experience ko ha. Since nasa city ka naman, okay lang na walang kotse. Kung single ka, pero may anak ka kasi, plus for sure, madalas ka pa mag-grocery niyan. Promise. Nung nakatira kami sa city, dalawa pala kami, wala kami anak noon ha. Every time nag-grocery kami, kasi wala rin kami sariling parking noon. So yung parking kapag sa city, mostly, sa street yon, street parking. Tapos may oras yon. Sobrang hassle talaga niya. Plus pag mag-grocery ka, ang dami mong bit-bit. Dadalhin mo, lalakad ka. Paano pag malayo yung parking mo? Ang bigat nung dala mo, pupunta ka sa building nyo, pupunta sa apartment, or yun nga, sa condo or apartment. Di mo condo tawag dito. Sa apartment. Ang hassle pag walang kotse, promise, lalo may dalawa ka pang anak tas toddlers pa. It's just my opinion. Siyempre, wala ka naman sa Pilipinas. You're in the US. Tapos, kailangan talaga ng kotse dito. Dito yung kotse, hindi siya parang luho. It's a necessity here. And I know mag-agree dito lahat ng mga nasa US. Kailangan talaga ng kotse. Plus, again nga, may anak ka. Let's see. South California Avenue. Medyo familiar yung ano. Ayan, South California Avenue. It's by, anong ano to? Ay! OMZ. I hate to break this to you. Ayan, itong area na to, I don't think it's the safest part. Kasi, ayokong basta, i-message mo ko sa Instagram. Baka kasi may mga taga ditong nakakabasa. Or what? And then, eto na, kasi alam naman ng mga taga Chicago, to yung Cicero, C-I-C-E-R-O. Hindi siya ganun ka-safe na lugar, ang alam ko ha. Tapos South California Avenue, ang lapit niya sa medyo, basta, I don't think it's not the safest part. Kaya magkumuha ka ng kotse, wait lang, doon ka ba talaga, ano? Kung doon yung work mo, okay lang kasi di ka na mag-stay ng matagal doon eh. Pero I suggest, buo nga, kumuha kayong kotse, tapos huwag kayong mag-apartment na malapit doon. Mag-drive ka ng medyo up north, yung medyo pataas. Huwag dyan sa may South California Avenue. Again, kung your work mo, okay lang dyan. Kasi after work, diretso uwi ka naman, hindi ka dyan talaga tatambay ng matagal. That's fine. Pero pag kukuha ka ng apartment, huwag dyan, is what I'm saying. Emilia, Sir Vince, tanong lang po, isa po akong virtual assistant dito sa Pinas. Employer ko from USA, ini-invite niya po ako pumunta dyan para sa event niya. Ano po ba dapat gawin and anong visa? I think ano rin yun, B1, B2, kasi yung B1, B2, it's either tourist or ano tawag doon, for business. And normally, kapag, tama ba, alam ko business rin yun eh, kasi yung ibang pinapadala sa amin dati sa office from Pilipinas to US, tapos 1 month, 2 months, or siguro just a weekend. Sobrang, ano lang, bilis lang niya, parang yung business visa lang siya. I think that's B1, B2 rin yun eh. Yung parang tourist visa. So, yun. But if you're planning to work here ng
temporarily, like probably 6 months, 1 year, you may want to consult, or yung sabihin mo sa kanya mag-consult siya ng immigration lawyer para sure na walang aberya, kasi mahirap kapag hindi legal yung process. So yun, that's it for today guys. Thank you so much for watching, and sorry walang vlog lately kasi nga nabibisi talaga ako. Meron akong bagong collab, meron akong ka-tie up na marketing agency, puro ads yung ginagawa ko, talagang boom boom boom, palaging busy ako. Tapos meron na akong tuta sa mga naka-follow sa akin sa Instagram, sinistory ko naman, eh totoo na to guys, meron na akong tuta, hindi, wala nang atrasan gaya nung dati, I don't know, pero this time talagang buwan, talagang months ko pinag-isipan na gusto ko talaga siya. Naiyak. So yun, yun yung nagpapapuyat sa akin lately. Pero nag-enjoy naman ako. Parang may anak talaga yun. So yun, si Lali pangalan niya kasi she's a Lilac Frenchie. Lilac Frenchie. Wala akong maisip ng pangalan. Lali na lang. Lali! Saka wala pang Lali na pangalan na Frenchie. Karamihan kasi Luna eh. Luna, ganyan, or I don't know. Kaya sabi ko kailangan, ano siya, unique. Ganyan. Tapos yun, sobrang clingy niya. Kung gusto niyo makita, let me know. Comment down below. Ibo-vlog natin siya sa susunod. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you have any questions about Buhay America, comment down below. If you want to connect with me, please follow me in my social media accounts. Paki-follow na rin si Lali, guys. Ito yung social media, ay yung Instagram account niya. And magkita-kita tayo na next vlog. Bye!